lesson na rin sa mga tao na syempre dapat mag-iingat sa kasi nawili na sa ano? Mga gadget? Oo. Halayan. Oo, mga ganyan po. Nakakalimutan na siya. Nakakatakot nga. Wala pa to. Pag may sabihin eh, hindi pa to ano. Sabi nga po, meron pa daw na mas matindi. Ating pagka talagang ang tao hindi pa rin talaga magbabag magana. Di ba kung napanood niyo yung kwento ni Adan at ni Eva, yung mga taong sila-sila na kahit sino na lang parang hayop na na babae, lalaki, kung sino magustuhan, nakikipagtali. Oh, yun po, sa Sodoma, Gomorrah. Di ba, inilunod sila sa tubig. Hmm. Oh, bumabalik na uli, ito na naman uli. Yan. Pero ang gagawin naman niya sa pamamagitan naman ng apoy. Oh, yun nga pong ano. Marami kasing hindi tumatalima sa kanyang salita. Sa kanyang bilin. Pero sabi ko sa iyo, para alam mo talagang ama eh. Sulat na ito, yung mangyayari. Wala pa to, mild lang to eh. Kumbaga lagnat lang to sa katawan ng tao, lagnat pa lang to eh. Talagang mananalangin talaga lagi sa Panginoon. Kasi nga, alam mo sila sasabihin ng gobyerno, matira matibay na lang. Alam mo yan? Nang matigas nga ang ulo. Oo. Oo. Tsaka po ano, tawag doon? Pag sinabing home quarantine, huwag lumabas, huwag mo nang lumabas. Hmm. Lalabas ko. Kaya ang rason nila kasi, gutom na. Oo, ando na tayo. Gutom na nga, eh, nagbibigay naman sila lahat ng suporta. Kaya nakakasuhan ng mga kapitan kung bakit kinakurakot pa eh. Tumarating pa sa ganung position na doon sana nasubo kung kahit na nandun kayo sa loob ng bahay makakain na kayo ng isang bisyo dalawang bisyo ng araw kung talagang sakripisyo kung nagdadasal talaga kayo naniwala sa Diyos maaring may papadalasing tao na hindi kayo magugutom parang ganyan no? Wala eh puro ngaw-ngaw na ngaw-ngaw angal eh reklamo saka po sila parang kung ano baguhan kasi siyempre nung wala pang lockdown eh masarap ang mga pagkain nila malaya sila malayaw lahat. Eh ngayon, ay sardinas ang binibigay ng gobyerno. Ay ayaw nila sa lasa. May nakakain naman sila, pero ayaw lang talaga. Gusto nila talaga masarap lang. Kaya parang sabi nila nagugutom sila, pero hindi, sa totoo ay may hindi. Totoo lang hindi nila nagugutom. Oo. Hindi mo talaga ginugutom. Kaya ako sabi ko nga, sabi ko sa asawa at mga anak ko. Sabi ko, ito na yung sinasabi ko sa inyo na yung nababasa ko sa Biblia, sa kanyang salita. Andyan na, ito na. Kumbaga pamalo pa lang ito. Paalala, ika. Ito na, sabi ko sa asawa ko at mga anak, maghanda na tayo. Talaga po na, sabi ko sa kanila, magdasal kayo lagi. Umaga, pasalamat. Tama po yun. Pagtulog, kung anong mangyari, dapat maghanda tayo. Yan ang sinasabi naman ng Diyos. Yan para Alvin, sabi ko. Tayo maghanda eh. Tama. Sabi po yun, ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Oo, yun. Na bigla lang dumadating sa mga madaling araw. Kaya talaga nakakatakot. Pero dapat, yun nga sabi ni Kristo na dapat maghanda tayo. Kung tayo naghahanda ng ating pagkain para sa kinabukasan, dapat paghahandaan natin yung ating kaluluwa. Ay, sawa din ang Diyos, tinan mo. Hindi kahit paano, sunod-sunod yung dumadating sa amin na natulong ha. So, mabuti mga sa nakadalawa akong kuha sa SSS. Isa sa DSWD. Tapos ang sweldo namin, tuloy-tuloy. Buti po kayo, kami wala kayo. Kasi andito kami. Kami ang ano, frontliner dito eh. Kaya kami ikon eh. Wala, tapos wala kami uwi-uwian. Talaga ho? Wala, bawal kami umuwi. Di video ko lang ho kayo mga anak nyo. Oo, yung video ko lang. Basta sila yung may pagkain. Oo, okay na ho yun. Medyo settled na sila doon. Ganun nga dapat ang ginawa ni Presidente. Okay ka, ganito, magtrabaho yung magtatrabaho. Yung pamilya nyo ika, hindi na namin pababayaan, basta tuloy ang trabaho nyo. Dapat ayan o, ina-isolate lang nila yung kwan. Yung talagang... Halos maubos na nga yung pera ng gobyerno. Oo, ubos na nga ho, sir. Ang problema nga lang kasi, kinukurakot nga ng mga kapitan. Oo, kinukurakot ng mga namimigay na yan. Kurakot variation nga. Yung DSWD nga, pinipili lang nila una binipili nila. Pero nung sinabi ni Digo na kakasuhan ko lahat-lahat kung bakit hindi nyo pinamimigay, ilang bilyon yan. Pamimigay nyo yan lahat kasi nagugutom sila. Kinukurakot nga kasi. Tsaka pa nila pinamimigay lahat. Mahirap mayaman. Basta mayroon kayong makukuha. O nakadalawa kuha ako sa SSS. Alam, talaga kami, hindi kami binigay sa dole. Akala ko fair.
Ba't kami? Hindi, ang... Malaki kasing company natin. Ang ano normal sa company, yung sinasabi ng presidente, kung kayo napakalaking enterprise, hindi kayo kasali. Ah, kaya kasama. Oo, hindi tayo, malaki kasi tayo. Tulad ni Ipson, napakalaki kasi niya eh. Kaya niya mag... kaya ni Ipson mag, ano, magpaluwal sa inyo eh. Di ba si Ipson ay nagpautang? Mm-hmm. Yun. Yung ibang company kasi hindi.